dito din po nagkakaroon usually no sa mga sleep disorder, yung sleep paralysis po, ano po? Ay, oo, totoo yan. Pag ganyan na nangyayari, teka muna, baka may problema, baka electrolyte imbalance, baka hypokalemia, mababa ang potassium or even the sodium, lutang yan, tapos hindi makabangon. Makakapagsalita yan, makakausap mo, pero basically, the body is so weak na hindi na talaga niya kaya, and then we bring the patient sa hospital, no? Medyo yun ang magiging problema, no? Mm-hmm. Oh, food allergies, how is that? Food allergies, they are, alam mo yung pagkumain ka, tapos inaanto ka after kumain. Yes, hindi pala yan yung tipong ipis. Dapat mo parang baliwalain na, 'di ba? Kaniniwa kasi pagkakain mo, especially yung oras de peligro after lunch, inaanto ka niyan, especially sa mga offices. Yung mga ganun eh. May mga cases pala, food allergy pala 'yun. No? Pag lalo na kung pabalik-balik na parang nanlalata ka after mo kumain ng isang certain food na favorite mo. Pagkakain mo parang you feel tired and sleepy. Kung recurrent na pala yan, hindi pala yan simple lang. It might be a case of easy fatigability or something worthwhile na dapat mong patingnan. Kasi nga, the allergy might cause that particular weakness or the myalgia per se or the body malay per se. No? Pa-check din natin yung pangapagkain kinakain natin. Chronic fatigue. Meron akong nabasa kasi may mga kadalasan na nangyayari yan kapag yung tao allergic sa MSG. Mm-hmm. Kapag after pa daw kumain ng food na maraming MSG, yun nangyari sa kanila, inaantok sila, tapos parang nanlalata. Ganun po yung nangyari. Totoo yun. Ganyan talaga ako. Diba, yung monosodium glutamate, tinanggal na actually most of the foodstuffs ngayon, wala na yun, binagbawal na masyado kasi nga nagkokos ng organ problem, especially kidneys, no? Pero totoo yun, diba pag sinabi nga natin, ang term natin dyan, mabechin yata yung kinain ko. Diba, that's the term we use it. Mabechin yata yung kinain ko, inantok ako. Yung mga ganun, no? So, yeah, true enough. That's really true. Kaya nga, it's not just that particular component. Tingnan natin, baka nga may ibang component pa which might add to that na pwedeng ang side effect ay nalalata ka, madali kang mapagod at antuking ka. Pa-check mo. Lalo na kung pabalik-balik ka ng ganyan, no? Chronic fatigue syndrome and fibromyalgia, these are terms na medyo may chronicity, may pangmatagalan. Kasi kung yung easy fatigability mo, yung madali mong paghahapo, ilang buwan na? Five months, six months na, teka muna. You have to check. Baka may chronic fatigue syndrome ka. And basically, this is medyo something subjective kasi most of, may mga cases na depende yan sa complaints ng pasyente na yun lang ang kinocomplain niya. Kaya dapat i-qualify yan ng, yan, of course, ng isang doktor o kaya ng isang psychiatrist or psychologist. Baka it's all in the mind. Di ba may ganun tayong term? Baka naman kasi naiisip mo lang yan. Baka kasi puro, di ba may mga ganun cases na it's not really anatomical, but basically it's all in the mind. Pero there are cases, especially fibromyalgia, talagang something is wrong with the system and it has to be checked. Kaya minsan nakakatulong talaga yung yearly check-up na yan kasi nasisilip, nakikita natin yan, ano? Parang and last but not least, doc, no, CFS. Parang ang hirap. Yun yung feel, siguro yun po yung feeling na pagising mo palang pagod ka na. Hindi pa nag-uumpisa yung araw, pagod ka na agad. These are individuals na medyo unproductive talaga and they, you know, they need support, no? Most of the time, psychological yan, they need to talk with somebody na which can boost their energy, mga ganun, ano? Pero syempre, excluding other factors. Tingnan talaga, ipa-x-ray, pa-check ang thyroid, pa-check ang heart, sugar. Kumbaga, excluding all factors, the anatomical, the organic factors, inalis muna, everything is okay, teka muna. You need may something psychological consult. Baka kailangan mo lang ng, ano, ng medyo, a little bit of, kumbaga, parang ano, talk, no? O parang, para lang mapalakas yung energy mo. Masabi lang na wala ka talagang malaking problema, no? And last but not the least, what are the fast fix, no? For mild fatigue. Ano ba yung, siyempre, pinag-usapan natin tong mga detalye na to, ano bang gagawin natin if we have that fatigue? You know what? With the mild fatigue, not the chronic fatigue syndrome, ha? Mild lang. Yung bang paminsan-minsan, you have this particular panlalata at parang inaanto ka and you feel tired easily? Exercises pala can help. Di ba lalo kung mapapagod, mag-exercise ako, di parang napagod ako, no? There are cases or studies, a 20-minute stationary bike o kung ano man yung pwedeng
aerobic exercise yung gawin sa bahay. Yeah, can boost your energy, no? It makes your heart pump more more promptly, no? Mm-hmm. Much better. Parang ganoon. Para bang makakatulong itong mga exercises na to na hindi naman yung talaga nakakapagod na sobrang to the max, ika nga, mm-hmm, yung pagod exercises. Just enough na ma-boost yung energy mo, na yung blood flow mo mapagalaw. So imagine, mm-hmm, ang gamot lang, you don't need to take any pill or consult to, sa mga doctors yung recurrent. All you need to do is have that regular exercises na magagawa mo kung kaya nga araw-araw, no? Diba lagi naman natin sinasabi, ang exercises talaga is good, is okay for us. I-qualify lang na kung ano yung dapat. Is it aerobic? Is it a little bit of jogging outside? No? Bisikleta ba going outside yan? Ano? Kasi ang daming good effects yan, ng exercise na yan. Basta kailangan lang ma-check ka muna ng mga doctor mo, ng mga physician natin before doing so. No? Kasi baka mamaya ma-over-exercise ka naman, pangit naman ng side effect. Okay? So, hindi natin pwedeng baliwalain yung itong easy fatigability na to and sleepiness, kasi this will make our day, I mean, you know, unproductive, no? Yung thinking ability mo, yung dapat yung capacity mo to finish a routine, no? Hindi mo magagawa yan because you easily get tired, you easily get fatigued, no? At yun nga, antukin ka most of the day. Nako po, baka sa trabaho mabigyan ka pa ng memo dahil wala akong ginawa kundi pumikit na sa desk mo na yan, no? Sleeping memo. Okay? Masandal tulog. Oo. Tsaka, Doc, no, kapag nag-exercise ka, no, parang may, ang body po natin, di ba po, nagpo-produce ng parang happy chemicals din, no, kapag ng exercise. Sa good vibes after, no? Totoo yan. Tsaka, yung confidence mo sa sarili mo, di ba, lalo na sa mga, mm-hmm, sa mga guys na parang, oh, parang nagka-muscle ako, ha? Parang medyo, fitness one-on-one. Oo, medyo nabanat yung t-shirt ko, medyo parang, nabanat ka agad, do, 20 minutes lang, Doc. Oo, nga. Oo, parang pakiramdam niya, di ba? Macho na agad. That's a good sign, di ba? Yes. Oo, masakit nun nag-exercise ka na, nako po, malata ka pa rin, gusto mo matulog ka na kagad after the exercise. Baka na-overload ka sa exercise, okay? So, tingnan natin. This is a rundown na po pwede nating i-review, especially dun sa mga nakikitaan natin ng ganitong mga senaryo. Sabihin nyo, uy, naku, baka may ganitong sakit ka. Tingnan natin. Tingnan mo, ano ba yung mga pwede mong detalye. Baka pwede pang ma-correct yan kahit sa bahay lang. Ano? Not just taking the medications per se. Ano yung pwede mong inumin pero hindi pala makakatulong sa'yo.